2 Peter chapter number 2, and we're looking at verse number 4. 2 Peter chapter 2 verse number 4, "For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness reserved unto judgment." So ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Pedro ang ikalawang liham. Again, ito ay upang magbigay ng babala patungkol sa mga bulaang guro, patungkol sa mga apostates. Ano ang apostate? Yan ang tumiwalag sa pananampalataya. Ang biblikal na apostate ay hindi ligtas dahil hindi siya nagpatuloy sa katotohanan ng Panginoon. Never siya na pumasok sa katotohanan ng Panginoon. Siya ay no longer na lumalakad kasama ang Diyos. Ang apostate ay hindi ligtas. Now, ang practical na apostate pwede mangyari sa mga Kristiyano. Pwede mangyari sa Kristiyano ang hindi na siya lumalakad kasama ng Diyos. Kung dati nag-church, ngayon hindi na nag-church. Dati nagbabasa ng Bible, ngayon hindi na nagbabasa ng Bible. Dati nagpe-pray, ngayon hindi na nagpe-pray. Pwede po mangyari, manlamig ang Kristiyano. Pwede mangyari yun. And so, para babigyan ta ng ang mga churches ng babala, nagbigay ng description si Peter dito sa 2 Peter chapter 2 kung ano ang mga katangian ng mga apostate. And so, binigyan tayo dito ng warning. And somebody said it this way, to be forewarned is to be forearmed. Kumbaga, binigyan tayo ng babala para tayo ay maghanda. So, merong babala para maghanda tayo. And so, sa kapanahunan ni Peter, sabi niya, parating na ang mga apostates. Pero sa kapanahunan natin, nandito na po ang mga apostates. Unfortunately. And so, merong tatlong halimbawa na binigay sa atin ni Peter dito patungkol sa mga apostates. Una ay mga apostate angels. Na mga apostate angels. Pangalawa, ang apostate old world, yung kapanaw, yung sanglibutan ni Noah. Ang sanglibutan ni Noah. Tapos pangatlo ay yung apostate na mga lungsod. The apostate cities of Sodom and Gomorrah and other cities like them. And so, etong tatlong ito ay tatlong halimbawa ng apostasya. Now look at verse number 4. Verse number 4. If God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. So, meron palang mga apostate na mga anghel. Now, tandaan ninyo, here we go. We'll get this here. Merong mga anghel na nakatanikala. Okay, so i-break down natin ang angels. Sa Bible, ang mga anghel ay dalawang klase. Merong good angels, yan yung heavenly angels. Merong mga masasamang angels, yan yung mga demonyo, demons, devils, evil spirits, wicked spirits, principalities, dominions, rulers over darkness of this world, and etc. May mga rangko ang mga angels. So may mga good angels, may mga bad angels. Sa mga bad angels, merong dalawang division. May mga angels na pag-alagala sa mundong ito at ginagampanan nila ang layunin ng kanilang captain. Sino ang captain ng mga demonyong angels? Si Satan. Dati ang pangalan niya ay Lucifer. At nang siya ay tumiwalag,
ang unang apostate angel ay si Lucifer. Dahil nilikha siya ng Diyos bilang isang Lucifer, ibig sabihin ng Lucifer, light carrier, light bearer. Anong bearer sa Tagalog? Ayan na naman si nanay. Nasaan si nanay? Ano yung lalagyan, no? Bearer. O tagapagdala. Yon, bearer. Siya ang ang anghel na itinalaga ng Diyos upang magdala ng kaluwalhatian ng Diyos. Biro mo? The angel that is the anointing cherub over the glory of God. And yet, because he was so elevated by pride that his strength became his downfall. And so often, our strengths are our downfall as well. And so, may mga angels na sumusunod sa layunin ni Satan. At sila ay pag-alagala ngayon sa mundong ito. So, saan nanggagaling ang mga false teaching, false doctrine? They come from seducing spirits. Kaya sabi ng Bible, try the spirits, whether they be of God. Huwag lang tayong tanggap ng tanggap ng mga nagtuturo ng Bible. Hindi natin alam, yung palang doktrina na dinadala nila, sa likod nun ay may demonyo. Alright? And you can see that in 1 John, for example. And we won't be taking time to turn there. Pero meron din palang mga demons na nakatanikala ngayon. And that's what 1 Peter chapter 2, verse 4 is saying. If God spared not the angels that sinned, when did these angels sin? Well, hindi lahat ng nagkasala ng mga anghel na kasama ni Lucifer, natandaan natin, one-third ng mga angels bumagsak nung bumagsak si Satan. Now, hindi lahat sila ay nakatanikala. Ilan lang sa kanila ang nakatanikala, hindi natin alam kung ilan, hindi sinabi ng Bible kung ilan. By the way, ilan ang mga anghel sa Bible? Hindi rin sinabi sa atin kung ilan. At ang pagkakaiba ng anghel sa atin, lahat ng mga angels nilikha ng Diyos sa isang saglit. They were all made and created in one moment. But humans, on the other hand, yung mga tao naman, tayo may nanay, may tatay, may anak, may lola, may lolo. We reproduce. Pero yung mga angels, they were created all at once. All the myriads of angels, all at once. So, kailan nagkasala yung mga angels na ito? At napakasama ng kanilang kasalanan na itinali ng Diyos sa tanikala, sa ikailalim-laliman. Ayan, look at verse number 4. If God spared not the angels that sinned, when did they sin? No, they didn't sin during the time of Lucifer, although they did sin. All the angels that fell sin. There are a rank of angels that actually sinned after the fall of Lucifer. And their sin is so evil, so bad, that God chained them. God chained them. It says here, delivered them into chains of darkness, reserved unto judgment. Nakareserba pala sila. So never sila na pwedeng umalis sa tanikala nila. No? And so, God judged them and confined them. So, inilagay sila, no? So, here is hell. Sa Bible, ang hell, dyan sa King James natin, tama yung word na ginamit dyan. Hell. No? So, eto ang, anong mas maganda dito? Makikita ninyo. Yan? So, eto ang earth. Pag ang tao namatay, nililibing natin sila sa libingan. Ito yung, dito yung katawan niya. Nakalibing. Pero, sa ilalim ng earth, merong tinatawag na bottomless pit. Kailalim-laliman, ang tawag dito ay Hades.
Hades sa Greek. Yan yung translation natin sa English, hell. Impyerno. At sa gilid ng hell, merong mga anghel na nagkasala, na nakatanikala. According to 2 Peter chapter 2, ang tawag dito ay Tartaru. Ay, tama ba yung notes ko? Yes, Tartaru. Tartaru. Parang tartar. Sa ngipin, ha? Tartaru. Okay? Pero nasa gilid yan ng kalaliman ng impyerno, at yung mga anghel na yan ay nakatanikala, naka-chain. Gusto nilang lumabas, gusto nilang maging pag-alagala, pero naka-reserva ho sila. Hindi sila pwedeng umalis. Hindi sila pwedeng pag-alagala. Naka-chain lang sila dyan. Bakit? Dahil nagkasala sila ng napakasamang kasalanan, at hindi naman dinescribe ng Bible ang tunay nilang kasalanan. Pero sa palagay natin, ito ay pinoses nila ang mga babae at nakipag-apid sila sa mga sons of God at nag-produce sila ng mga higante. At mababasa mo ito sa Genesis chapter 6. Sa Genesis chapter 6. Now, pwede ba na yung spiritual na anghel ay mag-conceive ng human? Well, yung Holy Spirit. Tao ba siya o spirit? Oh, siya, na-conceive ba niya ang ng Birheng Maria? Nakagawa, nakabuo ba siya ng tao sa kay Birheng Maria? Yes. And so, bakit ginawa ng mga angels na mag-possess ng tao at makiapid sa mga tao? Why? Kasi natatandaan ninyo yung seed promise. Yung seed promise ng Panginoon. Ibibigay niya kay sa isang babae ang binhi na magliligtas sa buong mundo. Eh kung yung mga angels na demonyo, pwede lang wasakin yung plano ng Diyos na magbigay ng binhi sa buong mundo. Kaya ang ginawa nila, ang plano nila, makihalo-bilo sa tao at makiapid at magsipin sa kanila at gumawa ng panibagong mga tao na hindi normal. Yung mga higante na mababasa mo ito sa Genesis chapter 6. Now, ito ay dahil ayaw nila na matuloy ang pangako ng Diyos na may binhi na magliligtas sa sanglibutan. So, successful ba yung mga angels na yan? Well, isipin mo, ilan lang ang mga tao na naglingkod sa Diyos sa kapanahon ni Noah? How many? Eight. Ayun ang sabi dito sa verse number 5. And spared not the old world, but saved Noah, the eighth person. Now, ilang milyong-bilyong tao sa mundong ito? How many billions of people are on earth today, William? Almost 8 billion people, no? Biro mo, sa 8 bilyong tao sa mundong ito, ang sumunod lang, ang ligtas lang, ang talagang merong puso para sa Panginoon, 8. They were almost successful in wiping out the seed promise. And I'm talking about the days of Noah. And by the way, we're living in the days of Noah again. We're living in the days of Noah again, where people are just giving themselves in fornication and giving themselves over to the lust of the flesh, living for the self, living for this world of sin, not thinking about the Lord. Do you think that demons are involved in society today? Or maybe that's just old-fashioned. Maybe that's just Bible days. Are demons around today? Huh? Yes, they are. Yes, they are. Kaya, huwag kayong masyadong manood ng TV.
Yung mga nakikita nyo sa TV, ah, hindi nyo pala alam yung pilosopiya na tinuturo sa inyo sa TV, makademonyo. Ah, lalo niyo yung mga Korean love stories, ah, yung mga love-love na yan, love-love mo nga yung utak mo sa, ah, yung mga love stories na, I love you. May asawa na siya sa iba. Pero I love you pa rin. Love, love. Paano mo ilalove? Pwede ba yon? Pag yung isang asawa, may asawa na siya, wag mo nang hangarin pa. You're crazy. That's demonic. That's satanic. Wawasakin mo yung tahanan ng iba. That's satanic. Sino ang gusto yung pamilya buo? Diyos ba o si Satanas? Diyos. Kaya kung wawasakin mo yung tahanan na buo, di makademonyo ka. Is that right? Yes, pero pag pinanood, ang taas ng ratings, inaabangan. May luha pa. Yung mga nobela na binabasa, yung mga love stories, makademonyo ho yun. That's devil. That's devilish. Yan. And so, nakatanikala sa Tartarus ang mga angels na ito. Tapos may mga angels, mga demons naman na pag-alagana ngayon. And so, ano ang ginawa ng Diyos sa mga apostate angels? Tinanikala sila. Tinali sila sa Tartaro. At ang Tartaro ay ang pinakamalalim na kalaliman. Repetitious yun ha, pinakamalalim na kalaliman. Nakareserba sila. By the way, lahat ng pumupunta sa impyerno, nakareserba ho yan para sa hatol ng Diyos sa future. Kaya pag ang tao namatay sa kanyang kasalanan, yung kaluluwa niya na hindi ligtas, nauuwi ho yan sa impyerno. Hindi yan tumutungo sa langit at talagang walang purgatorio. Yung iba nagtuturo, may purgatorio, may stop muna before heaven. Wala! Walang purgatorio sa Bible. Impyerno o langit. Yun lang ang destination ng kaluluwa. At ang impyerno ay holding tank. Lalagyan. Balang araw, bubuksan ng Diyos ang impyerno at lahat ng kaluluwa na nandun, tatayo kasama ang kanilang katawan at buong-buo sila na ilalagay sa isang dagat-dagatang apoy. And so, God judged the angels. God judged the angels. Verse number 5, God judged the old world. Nag-apostate yung sanglibutan noon. Verse number 5, and spared not the old world. He didn't spare the apostate angels. He's not going to spare the old world. But save Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, walo lang ang mga tao na ligtas sa kapanahunan ni Noah. Sino yon? Noah? Yung Mrs. Noah? Yung Shem? Ham? Japheth? Mrs. Shem, Mrs. Ham, Mrs. Japheth. Ilan yan? 8. So muntik na talagang naging successful si Satanas na wasakin talaga ang mundong ito. That's how close the devil got in winning. But thank the Lord for His grace. Thank the Lord for His mercy. He has made us more than conquerors through Him. And so, the old world is the ungodly world. God judged them. God destroyed them with a flood. Now, is God going to judge our world someday? Yes. Gagamitin ba niya yung flood ng tubig? No. Anong gagamitin ng Diyos? Fire. Sinangako ang Diyos. Hindi pangako nga niya kay Noah. Hindi na ako gagamit ng tubig para ilunod ang mundong ito. Pangako ng Diyos. Naglalagay pa siya ng rainbow bilang simbolo na hindi niya wawasakin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. And we thank God for that. Pero wawasakin niya yung mundong ito sa pamamagitan ng
Apoy. And that's what we want to avoid. God saved Noah and his family. And God will save everyone who believes on the Lord Jesus Christ. So kung ikaw ay pumasok sa arko ng kaligtasan, sino yung arko ng kaligtasan natin? Jesus. Si Jesus Christ. Kung tinanggap mo si Jesus Christ at may pananampalataya ka sa Kanya, iingatan ka ng Diyos. Maiiwasan mo yung apoy na magsusunog sa mundong ito. And so, pangatlo na apostate ay mga lungsod. Verse number 6. Look at verse 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, and condemned them with an overthrow, making them an ensample to those that are after the flood should live ungodly. The cities of Sodom and Gomorrah. Ano ang kasalanan ng lungsod ng Sodoma at ng Gomorrah? Kabaklaan. Lalaki. Nakikisipin sa lalaki. Babae, nakikisipin sa babae. Kasalanan ba yon? Anong ginawa ng Diyos sa mga lungsod na pride? Na mga pride-pride na yan. Anong ginawa ng Diyos? Ano ang record na nakikita natin sa Bible? Ginawa niya silang abo. He turned them into ashes. These cities full of sodomy, full of sodomites, full of homosexuality, full of sin and iniquity and shame. And the Bible describes them as going after strange flesh. Man not being a man. Woman not being a woman. Alam mo kung ano ang nilikha sa iyo ng Diyos, kung ano kang ginawa ng Diyos, yan ang dapat mong gampanan sa kaluwalhatian ng Diyos. Eh pastor, sabi nila, hindi ako masaya kasi ako ay isang babae na nakatrap sa katawan ng lalaki. Alright? No? Hindi sinungaling ang Diyos. No? Baka ikaw sinungaling. Pero ang Diyos, hindi siya sinungaling. Kung ano ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, kapag ginawa ka niyang lalaki, ibig sabihin, gusto ng Diyos, ikaw ay maging tunay na lalaki. Kapag ikaw ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos bilang babae, nais ng Diyos na ikaw ay maging tunay na babae. At ang walang pasasalamat sa kanilang manlilikha ang nagsasabi, hindi, yung nais ng puso ko, yung nais ng laman ko, yun ang masusunod. Okay, kung yan ang gusto mo, di magiging abo ang lungsod, sabi ng Diyos. That's what you read in the Bible. And that's what you read in the Bible. God judge them by turning them into ashes, but at the same time, He saved Lot. He saved Lot. Tingnan mo ang verse number 7. And delivered just Lot. So ang tawag sa kanya, just, ibig sabihin, matuwid, mahustisya si Lot. Vexed with the filthy conversation. Whatever Sodom and Gomorrah was doing, the Bible calls it filthy conversation, filthy lifestyle. Karumal-dumal ang lifestyle na yon. No? God calls it filthy. Wicked. He calls it wicked. The filthy conversation of the wicked. I mean, God has nothing good to say about Sodom and Gomorrah and those cities. There's just nothing good to say about them. Even if their clothes match, there's just nothing good about them. Verse number 8. For that righteous man, talking about Lot, he was a righteous man, matuwid na tao, dwelling among them in seeing and hearing, vexed his righteous soul. Huh? Naging mapait sa kanyang kaluluwa ang nakita niyang kasuklaman ng mga pangyayari sa Sodoma and Gomorrah. vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Yan pa ang tawag ng Diyos sa kanila. Unlawful deeds. Anong ibig sabihin ng unlawful deeds? Hindi matuwid na gawain. Hindi matuwid na gawain. And so,
this what does God do with Sodom and Gomorrah? With Pride City? What does God do with pride? He turns it upside down. He turns it upside down. So yung mga walang pasasalamat sa Diyos, wala silang takot sa Diyos, walang pasasalamat sa Diyos, hindi kontento sa design ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam mo ang sikreto, maging kontento ka sa mabuting kamay ng Diyos sa iyong buhay. Una sa lahat, binigyan ka ng buhay ng Diyos. Dapat i-acknowledge mo yon. Ang buhay ko ay hiram. Ang buhay ko ay pansamantala lamang. Tapos, pangalawa, dapat kilalanin mo siya, ang dakilang ama. E si Pastor, yung ama ko, pangit. Alam mo, kahit yung magulang mo, kung hindi sila matuwid, kung hindi sila tama, kung may pagkukulang yung mga magulang mo pa rin sila. At isa lang ang nanay at tatay na binigay sa iyo ng Diyos. Kailangan respetuhin mo sila. Kung sila ay nagkamali, nagkasala sa iyo, ikaw huwag kang magkasala sa kanila. Magbigay ng pasasalamat sa Diyos at ilagay mo sa kamay ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay mo. At kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo at gampanan mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Lalaki, magpakalalaki ka. Hindi nakakatuwa yung bakla. Hindi nakakatuwa. Tatawa ka talaga kasi parang mali. No? But ang katapusan ng buhay na makasalanan ay hatol ng Diyos. Hatol ng Diyos. At ito ay isang apostate. Kaya alam mo, yung mga tao na involved sa maling pakikisama, apostate po yun. Apostate sila. Meron akong nakilala, pastor siya, pero nagmolesta siya ng siyam na mga batang lalaki. Siyam! Ano yun, pastor? Bakit? Apostate siya. Ibig sabihin, hindi ho tumiwalag ho yan sa pananampalataya. He is no longer walking with the Lord. At hindi na ho siya pwedeng maging pastor. May mga pari. Pastor, pari, rabbi, kahit na anong holy, maging ano yan, imam, kahit na imam, may mga tumitiwalag. Yan ay pinapakita nila ang tunay nilang sarili. Hindi sila faithful sa kanilang asawa. No? No. And so, yan ang mga apostate angels, apostate old world, and apostate cities. Ito yung tatlong halimbawa ng mga apostate. Now, meron bang mabuting nangyari sa mga apostate? Meron bang mabuting nangyari sa mga apostate? Wala. So kapag tinatanong tayo, Pastor, ano yung position natin sa same-sex marriage? Eh, bakit ka pa nagtatanong? Alam natin, apostasy yun. Pwedeng sabihin apostate marriage. Yun. Pwede rin. Kung tawagin mo yun, ganun, no? And so, at he never na lalagyan natin ng approval, stamp of approval, ang apostasy. Kahit na anghel pa yun, yung mga anghel na yun, kaya nga nakatanikala ang mga angels na yun. Alright, na ang kaligtasan ng mga mananampalataya. You know, the Lord delivers us from apostasy. The Lord delivers us from apostasy. Tingnan mo ang sabi dito. Verse number 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. Alam ng Diyos kung paano iligtas tayo sa kapit at gawa ng apostasy. Hindi ho surprise sa Diyos. Hindi siya nagtataka, anong dapat kong gawin ngayon? Ngayon na hindi sumunod si Adan. Ngayon na hindi sumunod ang Sodom at Gomorrah. Yung mga anghel, hindi sila sumusunod sa akin. Ninenervyos ba ang Diyos?
No, alam ng Diyos kung anong dapat niyang gawin. And He knows, the Lord knoweth. You should take comfort. Dapat meron tayong pag-asa sa buhay natin dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya. God knows what He's doing. Look at Psalm 1:6. Go to Psalm 1, the first song of praise. Psalm 1, verse number 6. Psalm 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous. The Lord knoweth. The Lord knows your way. If you're a righteous man, He knows you. He knows what you're going through. He knows what your future is. He knows how to deliver you out of your temptations, how to rescue you from trouble. The Lord knows. Amen? The Lord knows. Look at Psalm 37. Tingnan mo ang Psalm 37. Psalm 37 and verse 18. Psalm 37 verse 18. The Lord knoweth the days of the upright. Alam ba ng Diyos kung ilan ang araw mo dito sa mundong ito? The Lord knows your days. Alam niya kung gaano kakatagal sa mundong ito. Kaya ikaw, huwag kang mag-alaala. Huwag kang mag-worry. Ito na ba ang katapusan ko? Ganito na lang ba ang buhay ko? No, the Lord knows your days and He fills your days with joy and gladness and benefits that exceed the day even. Oh, the Lord knows. Look at Psalm 94, verse number 11. Psalm 94, He knows your ways. He knows your days. Psalm 94, verse number 11. Psalm 94, verse 11. The Lord knoweth the thoughts of man, and they are vanity. God even knows your thoughts. He knows what you're worried about. He knows what you're thinking. He knows your thoughts. And I pray that we should pray that our thoughts and meditations of our hearts are acceptable unto Him. He knows our thoughts. Go over to 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. I wonder what else God knows. Of course, He knows everything. But the Bible kind of gives us an idea. 1 Corinthians chapter 3, verse number 20. 1 Corinthians chapter 3, verse 20. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, and they are vain. So, hindi ho nai-impress ang Diyos sa genius ng tao. Alam ng Diyos ang genius ng tao. Ito ang sikreto ng genius ng tao, ha? 99% ng natutunan ng tao, hiram lang sa iba. 99%. At yung 1% na talagang nanggaling sa Kanya, binigay yan ng Diyos sa Kanya. Otherwise, ang thoughts ng tao, empty. Vain. Yun ang ibig sabihin ng vain. Walang kabuluhan. And so, huwag tayong ma-impress sa tao. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Stephen. Puka. Maupuka. 2 Timothy chapter 2 verse 19. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Very good. Galing ni Stephen. Obedient. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. Alam ng Diyos ang nasa Kanya. Ang tao na nasa Kanya. The Lord knoweth them that are His. And so God knows. He knows the godly. He knows the ungodly. He knows how to deliver us from temptation. And He knows how to reserve people for judgment. Now, sino sa atin ang marunong na ilagay sa tanikala ang mga anghel? Meron ka bang nakilala na tao na marunong na ilagay sa tanikala ang mga anghel na nagkasala sa Diyos? Meron ba? Wala.
Diyos lang nakakaalam nun. Now, do you really believe that there is a place called Tartaru? Do you really believe that there are angels that are chained? Is that true? Yeah, I do, because the Bible says so. And I don't know how God does it. I can't explain how the Lord can do that. Obviously, the Lord knows more. And God knows how to reserve them unto judgment. And God knows how to deliver us from judgment. Katakot-takot ang hatol ng Diyos sa mga apostates. Kaya huwag tayong maging apostate. Ingatan natin na hindi tayo masama sa panlilinlang ng mundong ito. Ng mga demonyo na pag-alagala ngayon, na naghihikayat ng maling doktrina. At huwag din tayong sumama sa mga pride na ipinapatong sa atin ngayon ng sanglibutang ito. Never na makikihalubilo tayo at sasama tayo sa ganung klaseng ugali. Napakasama sa tingin ng Diyos. At alam naman ng Diyos kung paano tayo ingatan at alagaan sa gitna ng apostasya. Would you bow your heads and close your eyes? Yuko natin ang ating ulo, pikit ang mata. Yuko ang ulo, pikit ang mata. Mag-pray tayo. Pastor, hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Pakitaas ng kamay. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Very good. Sino magsasabi, Pastor Bill, gusto kong manigurado. Gusto kong maging sure. Kung ikaw yon, pakitaas ng kamay. Gusto kong maging sure. All right, very good. That's good. The way to be sure is to receive the Lord. Pag tinanggap mo siya, tatanggapin ka niya. Hindi ka niya tatanggihan. Pero kailangan tunay na umasa ka sa kanya at manalig ka sa kanya. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng tulong. At alam ng Diyos kung paano bigyan ka ng kaligtasan. Umasa ka sa kanya. Amen. Now, Pastor Bill, pag-pray niyo po ako, kailangan ko po ng lakas at sigla upang maging matibay na Kristiyano. At ayaw ko mag-apostate. Ayaw ko mag-apostate. Pakitaas ng kamay. God bless you. Huwag maging apostate. Magpatuloy lang sa pananampalataya natin sa Panginoon. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the blessing and the privilege of being your child. Lord, I do pray that you would save many, and I pray that they would come to know you as Lord and Savior in their heart and in their soul. And I pray, Father, that you would protect us from practical apostasy, from not walking with you. We confess our sin, Lord. We forsake that sin, and we desire to have a true personal relationship with Jesus Christ. And Lord, I pray you would bless us that way. And ask that you would help us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.